kay Bob Motosado, si Raul. So siya yung may-ari ng lokal. So siya yung special guest natin ngayon. So ayun. So ayan mga kamoto, magandang araw po sa inyong lahat, ano? So welcome back again sa panibagong vlog natin ngayong araw na to, no? So for today's video ay Sunday, June 4. So ngayon po ay pupunta kami sa mag-rides kami or mag-meet and greet kasama ang ibang mga local moto vlogger dito sa Northern Samar. So ang mangyayari ngayon mga idol ay pupunta muna ako ng Pambuhan para umattend ng motorcade para sa anibersaryo ng Tao Gama P, Tao Gama Sigma ng Pambuhan Chapters. So yun, ang nangyari ay alas 7:11 na yung meet up namin dito ay 6:30. So late na tayo, so siguro nandun na sila nauna kasi alas 7 na eh. So ayun, direkta na lang tayo ngayon papuntang Pambuhan. So after ng motorcade mga idol ay hihintayin na lang natin ang ibang mga makakasama natin papuntang Mapanas, Palapag, Mapanas, and Gamay. So sila Koys Bob ay nandun na sa Katarman sa McDonald's. So doon yung meet up ng mga vloggers or yung ibang mga sasama sa rides namin yung araw na to. Then after nila doon siguro pipitik pa sila. After nila nga pumitik dahil nga ay merong event ngayon doon sa Katarman, which is yung Ibabaw Festival na isi-celebrate ngayong buwan na to. So June 4 ay merong float parade doon sa Katarman, kaya maraming tao ngayon doon. Sayang nga lang di tayo nakapunta doon kasi nag-conflict yung schedule natin. So yun, hihintayin na lang natin sila sa Pambuhan. So rerekta na tayo ngayon dahil mukhang late na nga tayo. So doon na lang natin hihintayin ng ibang mga vloggers na makakasama natin sa rides ngayong araw na to. So yung ruta namin no mga idol ay Baya Simura Road po kami. Diyan kami dadaan. So dalawa yung choices natin kung saan tayo dadaan. Pwede tayo magsimura ba Simura Road, Baya Simura Road, or Baya Lauang. So kung Baya Lauang kami mga idol ay sasakay po kami ng dalawang beses ng bangka, no? So medyo masakit din sa bulsa kasi 70 pesos yung sakay kasama na yung rider at saka yung motor. So 70, then 70 ulit.
So mula sa Rawis papuntang Lauang ay 70 pesos po yun. Then mula naman Lauang ay papuntang Kalumutan ay magta-travel kami siguro nasa 5 kilometers or 8 kilometers away. Then after doon ay sasakay ulit kami ng bangka. So 70 pesos na po yun. So pero nandun na kami sa Palapag, Barangay Pangpang. So malapit na yun sa Palapag kasi siguro nasa 3 kilometers away na lang mula sa Barangay Pangpang papuntang proper ng Palapag ay mararating na natin yung proper ng Palapag. So kung magbabaya si Mora Road naman kami, hindi na kami sasakay ng bangka ng dalawang beses kasi nadadaan na dito yung daanan or yung tulay na ginagawa noon kasi tapos na po. So isa na lang yung tulay na ginagawa doon pero nilagyan naman nila ng pinakatulay para makadaan yung mga sasakyan para diretso na sa Palapag yung aming destinasyon kung dito kami dadaan. So ayun mga kamoto, time check, it's already 7:14 in the morning. So late na tayo sa motorcade, iwan ko kung makakahabol pa tayo. And then yun, kunting usapan lang doon mga idol, kasama ang ating mga kapatid sa Tau Gamma Pi, Tau Gamma Sigma, Triskelion Grand Fraternity. So happy anniversary Pambuhan Chapters, Tau Gamma Pi, Tau Gamma Sigma. And so let's go mga idol, kita-kits lang doon sa Pambuhan later kung nandun na sila. Peace out. May nagbungguway guys. Shit. Ano kaya nangyari? Hindi ko lang. Ako bago lang. Shit. Saan ula tayo doon? Saan ula? Yan na pala. Yan na pala? Ayan, hindi po. Okay, no, ano, ano. Hindi. Pininahanggudlaan, kuhan. Oo, hindi. Naman, ato na sa ospital, kuhan. Ato na, kada driver. Shush. Iman lang, saman. Bungguay, bungguay? Diri. Naringatanong lang siya, pinutok ang... Ang lidong? Ah, oh, ma- oh, nawara ang kontrol. Nawara na kay sa Abante. Inay, so mo kaunahan. Oo. Yari ka na. Yari ka an kuan. Munubila. Di ka na makakuan. Tanggal kuan no. Ang makina ho. Grabe talaga yung disgrasya no. Walang pinipiling oras o walang pinipiling lugar kung saan. Kaya ride safe tayo mga idol no. Ride safe always. So sana okay yung driver at saka yung mga sakay na iba kung meron man. So sabi ni tatay ay naka-idlip daw yung driver. Kaya ayun, pumutok yung gulong sa unahan. So ayan, nawala ng control. Tapos bumunggo sa may poste. Kaya nangyari ay ayun, nasira yung unahan banda ng kanyang sasakyan. Pero I hope na okay naman yung driver mga idol. So ride safe na lang tayo always no mga idol. Then don't forget to pray before you ride. Alright? So time check mga kamoto is already 7:27. So late na tayo, hindi na siguro tayo aabot. Alright, touchdown, Barangay Bugo, Rosing, Mondragon, Northern Samar. All
Alright, so nandito na tayo sa pinakapaborito kong daan dito. So kung pumupunta ako dito sa bandang distrikto. So good news mga idol, kasi nga ay yan, sinesemento na yung nasa gitnang daan. Yan. Yan. Ito yung daan na medyo hassle kapag maulan. Kasi yung tubig ay napupunta dito sa loob. Then ayun, ang nangyayari ay masyadong maputik itong daan na to once na umuulan. Kaya good news sa mga motorista, sa mga dumadaan dito, dahil yan, sinesemento na yung bandang gitna. So inuna nila yung gitna kaysa sa gilid. Once na matapos yung gitna, siguro titirahin na nila dito sa gilid. Aray ko po! Aray ko po! Aray ko po! Ayan, So sana matapos na ito ng mga idol, itong proyekto ng DPWH, para balik sa dati na yung smooth na pagdaan dito sa may barangay Bagasbas, Mondragon, Northern Samar. Napakadelikado kasi nito once na umuulan, kasi napaka putik, may tendency na pwede kang sumemplang or matumba or out of balance. Alright, time check mga moto, is already 7:32 in the morning. So Bantayan pa lang po tayo. So siguro mula dito sa Bantayan papuntang Pambuan, nasa 8 or 9 kilometers away. So let's go. Kamoto, nandito na tayo sa Pambuhan, my hometown. So ewan ko lang kung nag-umpisa na sila no sa pag-parade, sa pag-motorcade. Mukhang late na tayo, pero ahabol tayo. So yung venue nila ay sa Barangay 8, sa may covered court. So dito tayo dadaan sa kabilang kalye. So pwede ka rin dumaan, halimbawa pumunta dito sa piyesta no, ngayong June 23 to 24, yung piyesta dito sa amin. So maupay nga patron Pambuhan nun. So yan, ito dati yung eskwelahan namin. Dito ako nag-aral mga idol, sa PNHS or Pambuhan National High School. Pambuhan National High School. Alright, so mga kamoto, so nandito na sila sa Pambuhan. Ditak na ginulat sa sayang waiting shed. Ayan, open nga ka bro. Kais Bob, moto tadoy, si Raul. So siya yung may-ari ng lokal. So siya yung special guest natin ngayon. Bro,
Yung news na kasi. Ano to yung pin? Motovlogs? Oh. Basta pitik yan eh. Oy, idol. Make motovlog. Ano bro? Laura de la Rino. Laura. Upat sa ato yan. Oy bro. Apa yung aga? Upat sa ato bro, apa yung aga? Opo, the grade. Oo. Tapos tulong ka sa palatag. Sige. Pero, may kami yan ang bagong batas na palit. Oo. Anag-analit, diba? Oo. Pupultang ang tabi itong tanan. Oo! Bro, bro! No problema. No problema. No problema. Tara. Barang kilaw ka. Tanuan, mauran nga ito. Patay kit sini sa Simura. Laban? Laban nga dito. Kaya naman yung paribang propay lang sa drone. Oo. Sino daw lang nakawasin? Alright, let's go. Alright, let's go mga kamoto. So yan, kasama na natin sila, yung mga moto vlogger or vlogger dito sa Northern Samar. So time check mga kamoto, it's already 8:49 in the morning. So medyo okay naman yung panahon. So siguro makikasama naman yung panahon ngayon mga idol. Kaya sana hindi umulan, no? Para yung aming biyahe ay smooth lamang, hindi masyado hassle. Alright, let's go. So chill ride lang tayo, no? Chill ride lang. Pero yung mga kasama natin, napaka big bike. So 150cc lang yung motor natin, N-Max. Pang chill ride lang, pang chill ride. Alright, let's go mga kamoto. Dito na kami. So yan, papasok na kami ng Simura papuntang Palapag. So kung dederecho ka papuntang Katubig, din Las Navas yan. Alright, let's go. Ito ang Simura Bridge. So medyo matagal din to bago nagawa. Kaya laking tulong to sa mga residente or dumadaan dito papuntang Palapag. Gamay, Mapanas, and then Estate o Eastern Samar. So ito yung tulay mga idol. Wow. Alright. So time check mga kamoto is already 9:07 in the morning. So siguro nasa 15 to 18 kilometers yung layo niya mula dito sa Simura Bridge papuntang proper ng Palapag, Northern Samar. Yan. So actually hindi ko to first time na dumaan dito, no, mga idol. So last month ay dumaan rin ako dito. So ayan yung bundok na yan, yun yung dadaanan namin siguro. May dalawang bundok siguro or tatlo kung aakyatin namin. Sana hindi umulan, no, para goods na goods yung rides namin ngayon. Right, so ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na bundok, mga idol. So ayan, nakikita ninyo. Medyo mataas yan, mga idol.
So napakarami ng sasakyan na dumadaan dito. So kayang-kaya na yung mga pick-up. So double ingat lang dito was sa dumaan ngayon, no? Kasi meron pang mga bato. Yan, no? Napakadelikado niyan. Once na madulas kayo or masagasaan nyo yan, possible na mag-slide yung motor ninyo. Double ingat lang mga idol. Alright, let's go! So ito yung pinakaunang bukid or bundok na tatawirin namin or dadaanan namin. Alright, yan, no? So double ingat lang din yung mga buhangin na yan. Napakadelikado yan. So ito na yung portion ng idol na medyo delikado once na dumaan kayo dito sa Bayasimura Road papuntang Palapag. Ito yung tulay na hindi pa gawa. So after siguro nito matapos mga idol, napakaganda ng biyahiin mula Katarman papuntang Palapag. Kasi hindi na hassle ano, itong tulay na to. So di masyadong mahaba yung ginagawang tulay, kaya siguro this year ay matapos to. Alright, so ayan, so yung gumawa muna sila ng temporary na tulay, no? So gawa sa bakal po yan. Medyo delikado lang, no? Kaya double ingat lang. Masyadong maputek kasi hindi masyado malakas yung ulan, kaya goods na goods. Alright, so maiksi lang. So napaganda kung dadaan kayo dito na hindi umuulan or umaambon para least hassle. Let's go. Huwag ka munang umulan. So nandito na kami sa proper ng Palapag Northern Samar. So ayan, pupuntahan muna namin sila Kalasag ng Waray at sila Pati Chris, kasi dito sila naghintay sa Palapag. Si Pati Chris taga Mapanas yata siya, pero si Kalasag ng Waray ay taga Palapag po siya. Dadaanan muna namin sila dito, tapos mag-pre-prepare kami ng pagkain namin na dadalhin doon, kung ano yung kakainin namin. So dito na lang kami bibili sa Palapag proper. So yan. So mamaya mga kamuta, tuya update ko na lang din kayo kung anong gagawin namin. Let's go. So yan, at kakain muna kami mga idol. After namin kumain ay rerekta na kami papuntang Mapanas and then Gamay. Let's G. We'll be right back.
1 hour later. So yan mga kamoto, at tapos na po kaming kumain or mag-lunch kila Kalasag ng Waray. So maraming maraming salamat kay Kalasag ng Waray, no, sa pag-sponsor ng pagkain. So ngayon direkto na kami papuntang Map Newport or iSurf Palapag, mga idol. Magpipicture lang kami doon. Then after noon ay direkto na kami papuntang Mapanas. Pero before that, dadaan muna kami sa Blue Lagoon or Pinusilan. And then after noon ay nga pala, dadaan rin kami sa Rakit-Rakit Track Formation. Maganda rin doon, mga idol, magpalipad ng drone. So yun, papalipad lang tayo ng drone. And then direkto naman ng Mapanas proper. So aakyat kami papuntang Eco Park nila doon, kasi napakaganda rin ng view doon. And then yung kanilang evacuation area na nasa taas, napakaganda doon ng view, mga idol. Alright, so let's go, mga idol. At tinitipid ko lang yung battery ko, at baka maubusan ako ng battery. Tiis lang yung battery ko sa Insta 360 ko eh, kaya tinitipid ko lang. So let's go. So yeah, update ko na lang kayo, mga kamoto, kung nandun na kami sa Map Newport. Premium, sir. Puno lang. So yan, magpapagas muna ako, mga idol. Kasi 3 bars na lang yung gas ko. Ayan, so nandito kami sa TYB fuel station ng Palapag Northern Samar. 5 minutes later. Alright, so nandito na kami sa Map Newport. So magpipicture lang kami dito sa iSurf Palapag. So ayan, mga kamoto, so nandito kami sa dadaanan namin yung sinasabi nilang masarap daw na tubig dagat. Alright. Ayan, so grabe, napakaganda ng tanawin dito, mga idol. So para siyang Biri Rock Formation. So dito lang yan sa norte. So ayan yung nasa ngaran, pre, nasa ngaran. Nasa doon ang aran? Balon. Free water from riders. Yan. Oreasin? Ano? Paano daw kami? So yan, susubukan natin yung tubig dagat. Tubig dagat na matapsik ko, no. Nakampanya natin sa'yo dito. Napakaganda dito. Kung hilig nyo ay beach at magandang tanawin, so dito nyo matatagpuan sa Pacific Town ng Norte. Ganda. Ganda ng dagat, saka low tide pa. Welcome to Oyoli Beach. Kapoy, eh! So ayan, so rekta na kami papuntang Rakit-Dakit Track Formation. So yung batong yon, yun yung pupuntahan namin. Pero doon kami magpa-park banda sa unahan. Alright, let's go! We'll be right back.
Ayan, nandito na kami sa Rakit-Dakit Rock Formation. So try namin puntahan yung rock formation na yan. Wow. You know? So nandito na kami sa may Rakit-Dakit Rock Formation ng Palapag, Northern Samar. Patay natin dito magpalipad ng drone ay mga idol. So napakaganda ngayon ng palipad ng drone kasi nga hindi masyadong mahangin, tapos low tide pa. Tignan natin kung gaano kaganda sa himpapawid itong beach na to, or itong rock formation. Kung gusto nyo yung mga beach or mga gandang tanawin, so dito sa Pacific Town ng Norte or Palapag, Mapanas Gamay, puntang Este. Let's go! So mga kamoto, so tapos na kami sa Rakit-Dakit Track Formation ng Palapag. So ngayon pupunta na kami ng tawag doon, Blue Lagoon or Pinusilan ng Mapanas, Northern Samar. Ang nga pala mga kamoto, before kami magpamapanas, dadaan muna kami dyan magpipicture sa may parang rebulto ni Cory dati, na isa rin sa pinakamagandang view dito na pinupuntahan ng mga dumadayo. Let's go. Time check mga kamoto is already 11:51 in the morning pa. So magandang hapon sa inyong lahat mga idol. Let's go. Ardiri matambang! Ardiri matambang! Oh. Anong araw sindihan? Kuri Aquino. Kuri Aquino. Kuri Aquino. Sabi na, napakaganda mga idol.
Oh, so nandito na kami. Isa ito sa pinakamagandang destination once na pumunta kayo dito or dumaan dito sa Mapanas. Pinusilan. So ayan, yan yung pupuntahan namin mamaya. Ayan. So na-erase na yung kuan dito yung nakalagay. So dati dito nakatayo si Cory Aquino. Itong dito yung rebulto niya. Pero wala na dyan. Siguro dahil sa katagalan na rin. Wow, sabi napakaganda. Tayo natin ang palipad mga idol. Mga kamoto, tapos na kami dito sa may view deck na ito na napakaganda. So yun oh, grabe yan yung bubungan sa'yo, napakaganda, sarap magtampisaw eh. Wala nga lang tayong dalang damit. Yan yung pupuntahan natin, yung Pinusilan or Blue Lagoon ng Mapanas. Let's go! Dito na kami sa Pinusilan Rock Formation or mas kilalang Blue Lagoon. Grabe, napakainit. So tapos na kami dito sa Pinusilan Blue Lagoon.
Oh, time check mga kamoto, it's already 12:38. So, on the way kami papuntang Mapanas proper. So, mula dito siguro nasa 7 km away. So, yung pupuntahan namin doon ay yung Eco Park. Then, magpapahinga lang kami sa Mapanas. Then, after ng Mapanas, dediretso ulit kami papuntang Araw Beach na. So, yung last destination namin ay Araw Beach kila Paddy Chris. Let's go! Grabe, napakaganda ng Pinusilan or Blue Lagoon ng Mapanas. So last week naki-MGS daw siya sa last Sunday. Grabe, ganda. So napakagandang maligo doon. Kaso nga lang, ayun nga, wala kaming extra damit para pampalit sa aming sinusuot ngayon. Ganda oh. Nawawala yung pagod mo once nakakakita ka ng mga tanawin na first time sa mga mata mo na makikita. Grabe. Mapanas Northern Summer. Alright, let's go. So yan, pupunta tayo ng Eco Park ng Mapanas Northern Summer. So nauna na sila kasi bumili ako ng tubig. Grabe yung uhaw ko. Napakainit. Wow. So ayan, dito na kami sa Mapanas Eco Park. Grabe no, napakaganda ng tanawin mula dito. Kahit hindi ka na mag drone shot eh, may stick ka lang na mahaba, kayang kaya yan. Ganda, yan yung proper ng Mapanas. So ngayon pupunta na kami sa Araw Beach kila Paddy Chris para doon kami mag-i-stop over. So siguro doon na lang kami kakain. Then after doon mga idol, siguro after 1 hour na pagpapahinga ay bibira na tayo pa uwi. Sakto lang yan, mga 3 or 4 nandun na tayo sa bahay. Grabe, napakainit. Tinitipid ko yung battery ko mga idol para maka-outro tayo mamaya. Baka kasi hindi tayo maka-outro dahil busto yung battery ko. Yung sa 360 ko halos lowbat na yon. Let's go! So time check mga kamoto, it's already 1:19 in the afternoon. Let's go! Napakainit downhill! Alright! Let's go to Araw Beach! Sabi ba? Ang init pa. Ah.
So ayan, so nandito na kami sa Araw Beach or Barangay San Antonio, Gamay, Northern Samar. Grabe guys, napakaganda ng tanawin dito. Para siyang Boracay. Napakaganda ng view. So kung gusto nyong mag-relax, no, or naghahanap kayo ng lugar na gusto nyong mag-relax or makakita ng magandang beach. So isa ito sa pinakamagandang beach na dinadayo dito, ang Araw Beach. So shout out kay Paddy Chris, no, dahil sa pag-accommodate sa amin. So kung gagawin kayo dito, pwede po kayong dito mag-overnight. So ayan, Natalie's Resort, Araw Beach. Tapos na kami dito sa Araw Beach kila Paddy Chris. So rerekta na kami pa uwi. So time check mga kamoto is already 3:13 in the afternoon. Siguro isang oras din mahigit yung biyahe namin. Siguro 4:15, 4:13 nandun na kami sa nandun ako sa Mondragon. So shoutout nga pala kay Paddy Chris, no? At maraming salamat sa pag-accommodate sa amin ng libre syempre. And then sa pagkain din namin kay Paddy Chris, and then si Kalusag ng Waray, no? So wala kaming gastos na pagkain ngayong araw na to. So nakalibre po kami. So mga kamoto, let's go. So doon kami dadaan mga kamoto sa Baya Lauang or Rawis. So hindi kami dadaan yung dinaanan namin kaninang umaga sa Simura, para maiba naman yung rota namin, no? Kasi doon na kami dumaan kanina, so para maiba naman yung ruta namin. So sasakay kami ng bangka ng dalawang beses. So 70 pesos yung bayad, pati na po yung rider kasama na doon. Bali, rider and then yung motor. So sa isang bangka ay dalawang motor or rider yung kasama doon, yung isasakay doon. Let's go! We'll be right back.
Alright, so touchdown, Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. So dito kami tatawid papuntang Barangay Kalumutan ng Lauang, Northern Samar. So dalawang bisis kami sasakay ng bangka. So mula dyan sa Kalumutan, babiyahe kami or tatravel kami papuntang Lauang Port. So tatawid kami naman papuntang Rawis. Happy Pesta nga pala sa Barangay Rawis, Lauang, Northern Samar. Ayan, dito na tayo sa port ng Pangpang. So ayan, dito kami sa Barangay Pangpang. So tatawid kami papuntang Kalumutan. So ayan yung pier. Then babiyahe kami papuntang port ng Lauang. So mostly yung mga motorista dito mula ST or Eastern Samar, no, dito sila dumadaan. So pwede din via Simura Road. So ayan. So ito yung tinatawid ng mga bangka dito, no. So kasama yung motor. So yung bayad nga pala nito, no, mga idol. So kasama yung motor din tao. So 70 pesos po. Ayan. Takbong chubby lang. So high tide na, no. Medyo maalon na. So dati yung mga tao dito, dati kasi hindi pa nakakadaan, no, sa Simura, baya Simura papuntang Katarman. So ngayon, dito sila dumadaan itong way na to. So pwede siguro diretso na, di ka nadadaan or di ka na sasakay dito sa Barangay Kalumutan. So pwedeng erekta mo na lang papuntang Rawis, nakabangka, pero medyo malayo. Pero mas maganda kung dadaan ka ng Barangay Kalumutan kasi mas malapit kung mumuturin mo mula dito papuntang port ng Lauang. Alright, let's go! Alright! Ito yung Barangay Kalumutan. So mula dito sa Barangay Kalumutan na siguro nasa 2 to 3 kilometers away papuntang Lauang Port. So tatawid kami doon papuntang Rawis. So same lang yung pamasahe, 70 pesos kasama na yung rider and then yung motor. Opya. Let's go. So yan, nandito na tayo sa Lauang Port. So yan yung Rawis. So tatawid tayo mula dito sa Lauang papuntang Rawis.
So dahil nga piyesta ngayon, maraming tao mga idol. Patrol niya na sa kanan, no, Rawis? So hihintayin lang natin sila. Alright, so doon pala sila pumunta sa isang port. So dati kasi doon na sumasakay yung papuntang Rawis. So iba na kasi ngayon. So ito yung last tawid natin sa bangka. So after noon, rekta na tayo papuntang Mondragon. So yan, nandito na kami sa Barangay Rawis, Lauang, Northern Samar. At nakatawid na po kami. So hihintayin ko lang sila. Kasi nasa ibang bangka sila eh. So dito tumatawid yung mga tao o yung mga sasakyan papuntang Lauang. So yung Lauang ay isla po yan. So maraming barangay ang Lauang. Alright. Alright, so dadaan muna kami sa gas station para magpagas. So ako, hindi ko na kailangan magpagas dahil 5 bars pa po yung aking indicator sa aking gas. So medyo marami pa to. So ilang kilometro na lang din, nandun na tayo sa bahay. So happy fiesta, Barangay Rawis, Lauang, Northern Samar. Tapos na yung fiesta nila. So hanggang dito na lang din siguro yung ating vlog natin ngayong araw na to, no? At maraming salamat sa lahat ng mga motovlogger or a vlogger na nakilala natin ngayon or naka-rides ngayong araw na to. Maraming salamat din, especially kila Kalasag ng Waray and then Pati Chris, no? Sa pag-accommodate sa amin and then sa pag-libre or pag-sponsor ng foods, no? So maraming salamat sa inyong lahat, mga pade, no? Salamat sa inyong lahat. So I hope na sa susunod na rides namin ay papuntang west naman kami siguro, kasi tapos na kami dito. Kaya doon naman kami pupunta. So kasama rin natin yung ibang mga vloggers or motovloggers ng Norte. So hindi ko na pa habain pa kasi napakahaba na ng vlog natin. Baka maboring pa kayo, no? So maraming salamat sa lahat ng mga naka-rides namin yung araw na to sa mga vloggers at motovloggers from Northern Samar. So maraming salamat sa inyong lahat, mga brother. So ride safe sa atin always, no? So sana maulit pa itong rides na to gaya nito, meet and greet. So madadagdagan pa siguro ang mga miyembro ang Northern Samar vloggers, no? So sa mga vloggers dyan na lokal from Northern Samar, huwag po kayong mahihiyang mag-comment or mag-PM po sa amin, no? Para makasali sa Northern Samar vloggers. So halo-halo lang po yung content namin, so pero mostly sa amin ay moto vlogging. Pero okay lang naman kung hindi moto vlogging yung content ninyo, no? Kung iba yung trip ninyo sa buhay, iba pwede po yun. So halina't samahan ninyo kami sa aming grupo. So hilaan tayo pataas, ika nga, no? At magsuportahan tayo, tayo lang din naman. Alright, and then mga kamoto, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin, sa lahat ng mga followers, no? Maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo sa amin, and then sa aking YouTube channel, and then sa aking Facebook page. Maraming salamat po. And then syempre maraming salamat din sa aming major sponsor, no? Sa lokal, kay Sir Raul Suryo, ang may-ari ng lokal. So kung nag-aana po kayo ng helmet or mga gear, no, sa pagmumotor, so huwag po kayong mahihiyang i-PM yung page ng lokal. So ipa-flash ko na rin din dito sa screen natin. PM nyo na lang din yan, and then pwede rin kayong dumirect kay Sir Raul Suryo para magtanong or mag-canvas kung ano yung gusto nyong bibihin. Then good news din mga idol, po pwedeng home credit or utang po yung mga gear nila. So siguro yung requirements lang sa pag-home credit, kaya po pwede nyo nga ipin na lang din yung page nila para sa katanungan.
Kaya hindi ko rin din alam kung ano yung mga requirements para sa home credit. So, mas maganda yun kasi makikita mo mismo yung unit or masusukat mo mismo yung unit. Halimbawa, helmet man yung bibilhin mo. Sigurado ka, no? Kumbaga, sure na sure. Ayan mga kamoto, and then, ayan, shoutout sa lahat ng mga nakilala natin, sa lahat ng mga vloggers ng Northern Samar. Maraming maraming salamat po. Mga pala, no, sa mga bago pa lang dyan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel, at syempre hit mo rin ang notification bell para ma-notify po kayo once may bago tayong upload sa YouTube. At syempre, i-follow and like na rin yung ating Facebook page para updated din kayo kung ano yung kaganapan natin. Then i-follow nyo na rin yung mga page ng mga tropa natin, ng mga local vloggers or Moro vloggers. Right, so once again, this is BYX TV at nagsasabing, kamay sa manubela, mata sa kalsada. Ride safe always. See you in my next video. Peace out.